Hello Gemini, I hope you're doing well and this is your daily message for February 10 and this is for all Gemini, Sun, Moon, Rising and Venus signs. Please keep in mind that this is a general reading, hindi ito one-on-one reading, kaya hindi ito mag-resonate sa lahat. And just take what resonates po and leave what doesn't for someone else. Pinapayuhan ko din po kayo na panoorin ninyo ang inyong Moon, Rising and Venus signs for more guidance. At maraming salamat din po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago naman kayo dito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga readings. Thank you. And away, lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat, Gemini. So, Gemini, yung mensahe po ninyo is the Nine of Earth. Wow, napakagandang energy nito, Gemini. Because ibig sabihin nito na you are going to enjoy the fruits of your labor. Maaring ito na yung harvest time ng karamihan sa inyo dito, Gemini. Yung trabahong pinag-iigihan ninyo, yung trabahong pinagbubuhusan ninyo ng oras, effort, panahon, blood and sweat, ika nga, ay maaring mag-pay off na, no? Maaring ngayon na yung harvest time mo, maaring ito na yung pag-receive mo ng return of investment mo dito. So, i-enjoy mo yan. Yun ang sinasabi ng energy na to. I-enjoy mo yan. You deserve to savor the fruit of your labor. Kaya, yung financial abundance dito, yung financial gain, financial reward na marireceive mo dito, mag-enjoy ka. I-enjoy mo yan, no? Kahit konti lang, nako, kunan mo naman ang kahit katiting lang na amount yung financial reward na yan para lang ma-enjoy mo din naman siya. Diba? I-treat mo ang iyong sarili because pinaghirapan mo yan. So, you deserve to savor and enjoy that, no? Ang iba naman sa inyo dito, I feel, is may mga negosyo din na talagang makikita mo naman ngayon yung resibo na sumisipa na din ang iyong mga negosyo dito. I feel na may mga home-based na negosyo dito na I feel na ngayon magbo-bloom. Parang ganun. Ngayon yung madami nang nakakaalam, madami nang tumatangkilik, yung ganun. May nakikita akong ganun situation for some of you. Kaya, good luck to that, Gemini. Yung pinagpaguran mo, eto na, finally, diba, nagbubunga na at nakikita mo nang nagiging successful lang yung pinaghihirapan. So, be grateful, no? Be grateful and enjoy, no? Enjoy mo yan na pinaghihirapan mo. I-enjoy mo yan kasi pag ini-enjoy mo, nakikita mong masaya ka, nakikitang na-appreciate mo at ina-acknowledge mo yung mga magagandang blessing na ito ng Panginoon. You're being grateful. Nako, mas marami pang success ang parating sa inyo. Mas marami pang return of investment ang dadating sa iyo dito, Gemini. So, Gemini, congratulations and i-enjoy mo yan. I-enjoy mo yan and don't forget to be grateful. So, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading na ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Libra. I hope you're doing well. And this is your daily message for February 10. And this is for all Libras, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Please keep in mind that this is a general reading. This is not a one-on-one reading. So, this will not resonate with everyone. Just take what resonates po and leave what doesn't for someone else. Pinapayuhan ko din po kayo na panoorin ninyo ang inyong Moon, Rising, and Venus signs for more guidance. Maraming salamat din po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago naman po kayo dito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga readings natin. Thank you. And away, lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat, Libra. So, Libra, napakagandang energy. We have the Ten of Water, no? So, this is a very contented and rewarding family life. Ito yung inyong mararanasan ngayon, pagkakataon na ito, Libra. So, this is really beautiful dahil lahat ng pangangailangan ninyo, lahat ng gusto ninyo, nandyan na.
nandiyan na sa harap ninyo, nandiyan na sa bahay ninyo, kaya lahat masaya, no? Buong pamilya ay masaya dito kasi lahat ng pangangailangan nila nandyan, pagmamahal, pag-aaruga ng magulang, pag-aasikaso ng bawat isa, basic needs ninyo, kaperahan, everything is there. Kaya masaya ang bawat isa, feeling contented, feeling satisfied, and everything that you want and need ay nandyan na. Kaya masaya ang bawat isa, no? Emotional and material needs ay talagang ini-enjoy ng bawat isa sa pamilya ninyo. Yung parang eto na, perfect life, walang kulang. Lahat ng pangangailangan, lahat ng kagustuhan ninyo ay napoprovide ninyo sa bawat isa sa loob ng pamilya. Kaya masaya lang ang lahat, no? For those of you naman na maaring nakaka-experience dito ng medyo hindi magandang relationship with the other members ng pamilya, maaaring may katampuhan, may nakadiskusyon, may disagreements, mga ganon, I feel na ito na yung simula ng pagkakaayos ninyo, no? Maaring meron na ditong magpapakumbaba, maaring ikaw yon ang mag-act as the bigger person, and maaring ikaw yung mag-i-initiate ng mga pag-uusap para ma-address ninyo ang problema, ma-address ninyo kung anong dahilan ng pagtatampuhan, maaring mga ganon, no? I feel na ito na yung magiging simula ng peaceful resolution. Ito na yung simula ng pag-uusap ng maayos at magkakaayos na kayo, and there may be a new beginning in terms of your relationship with that family member, no? Magsisimula kayo ng panibagong muli. You are going to start a happier and even closer relationship, no? Mawawala na yung iringan, mawawala na yung tension between you and the other person. Yung ganon, magsisimula lang kayo ng isang magandang relationship muli, no? Family will be feeling more loving ngayon. Bawat isa sa inyo sa pamilya will be peaceful, will be more harmonious, no? Ganon ang magiging relasyon ng bawat isa dito sa loob ng pamilya. So, this is domestic happiness, and napakaganda lang. Kasi hindi lang ganon, hindi lang happiness, kundi joy ang mararamdaman ng buong pamilya dito, Libra. So that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading na ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius. I hope you're doing well. And this is your daily message for February 10. And this is for all Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Please keep in mind po that this is a general reading. This is not a one-on-one reading. So this will not resonate with everyone. Just take what resonates po and leave what doesn't for someone else. Maraming salamat din po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago naman kayo dito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated kayo sa mga readings. Thank you. And away, lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat, Aquarius. So, tingnan natin kung ano yung mensahe ninyo for today. We have the wheel. Wow, Aquarius. Napakagandang energy nito. So this is the time for positive change. Nako, napakagandang turnaround ng inyong sitwasyon nito, Aquarius, na maaaring mangyari sa buhay ninyo. Kung meron kayong na-experience ngayon na discomfort, problema, may pinagdadaanan kayong dark circumstances ngayon, nako, Aquarius, ito na yung panahon na talaga makakaasa kayo na things will change, things will turn around into a better situation. Kasi, yung good fortune and good luck is on your side. So, lahat ng magaganda at positibong mga pangyayari ay maaring dumating sa buhay ninyo around this time. And this is the time for positive change. Mga bagay, no, na dati nang maganda ay mas lalo pang gaganda. Yung mga bagay o pangyayari sa buhay ninyo na hindi ganun kagandahan ay mag-turn around into a mas magandang sitwasyon talaga. Kaya napakaganda, this energy is full of surprises, Aquarius. Anything can happen, no, dito. But kung ano man ang mangyayari, that is a beautiful change na mangyayari.
kahit yung mga, let's say for example, may mga delays, may mga na-postponed na mga ganap sa buhay ninyo for some reason, let's say for example may mga blockages din, as in totally wala nang galawan, walang movement na nangyayari sa mga endeavors ninyo, sa mga inaasikaso ninyo, mga pinoproseso ninyong mga papeles or mga endeavors na yan, you know, that might change now. At maaaring magsimula ng umusad ang mga yan, magsisimula ng gumalaw muli, magsisimula ng magdatingan ang mga hinihintay ninyo. May mga hinihintay kayong papeles, results, ng kung ano-anong examination or results ng interview, anything Aquarius, ay maaaring dumating na yan. Maaaring may mga updates na kayong matanggap ngayon, may mga communication na kayo na ma-receive regarding dyan sa mga pinoproseso ninyo, dyan sa mga na-pending, na kung ano-anong inaasikaso ninyo. So, yun ang mga maaaring mangyari at mga, alam mo yun, basta it will be surprising, no? Lahat ng mga sorpresa ay maaaring mangyari. Depende sa inyong sitwasyon, depende sa inyong vibration, depende sa iyong kalagayan, no? Aquarius, kaya napakaganda lang nito because this is good fortune on your side. This is good luck and good fortune on your side. Kaya lahat lang na magaganda at positibong pangyayari ay maaaring yun ang mangyari at yun ang dumating sa buhay ninyo ngayon. So, Aquarius, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading na ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.